I want to ask naman yung mga prominente sa Instagram ngayon, katulad ni Athena and si Thea. I mean, you have always projected yourself as very unapologetic, beautiful, gorgeous sa social media nyo. Who are your influences? Where do you get that strength? Ako po, Miss Anna, ito talagang parang itong path na to, natutunan ko talaga kay Kuya. Kasi siya talaga yung naka-influence sa akin dito sa industry na to. Tapos, siguro gusto kong ma-influence yung mga ka-age ko rin na kailangan mo maging strong eh. Parang dumating po talaga ako sa point na ayoko na. So parang sinabi ni Kuya na hindi ako ba ako yung parang shield mo, ganyan. Sa pag-artista, since mas nauna ako sa'yo, parang meron akong experience sa buhay ko, ganyan. Sobrang laking bagay na merong tutulong talaga sa'yo pag dito sa... dito sa industry na to, diba? I really need to give this to my parents because ever since I was young, my mom was very strict, but my dad was very chill. I always try to reflect and then I think about do I really want to do this? What's the impact of this in my life? Or is this just for fun right now? Yung mga ganun na bagay. So I think all the life experiences and making my own decisions ever since I was young really shaped me into the person I am today. And I'm very thankful that my parents, kasi probinsyana naman talaga kami. When you're probinsyana, mostly when your parents are like, no, you can't do that. But sa bahay ka lang, maglaba ka, maglinis ka, magganun ka. I'm lucky. I'm very lucky na hindi ganyan ka-strict yung parents ko when I grew up. I think that's also the reason why I can survive traveling around the world. I can survive living alone. It's because of all of that. What is your responsibility? Yes, we are aware that people should be doing their job, but I want to direct it to each one of you. What do you think is your responsibility as an artist? I really make sure na the staff, the directors, and the people I work with, ako yung una mong lalapit sa kanila. I think that's really one of my priorities before I even start because I'm a newbie. And they shouldn't be reaching out to me. I should be reaching out to them. For so long, yung 5 years ko sa industry, majority of that time, nahaselan ako doon. So yung spotlight from the very beginning ng buhay ko na ayoko magpolitiko, ayoko ngayon, parang hassle, wala akong freedom, di ko magawa yung gusto ko, parang ganun. Pero right now, nagbago yung mindset ko na, okay, parang imbes na tignan ko siya ng negatively, pwede ko naman siya tignan na ngayon na meron akong gantong influence, kaya ko siyang gamitin para isend yung message na gusto kong isend. Responsibility ko siguro na ipakita sa ibang tao na kailangan tumayo rin sila sa sarili nilang, alam mo yun, parang kailangan nila maging matapang. Magsalita ka kasi paano mo masasabing matapang yung isang babae kung ikaw nga mismo hindi mo magawa kung ano yung, parang hindi mo masabi na kung saan ka natatakot gawin. Nung naging nanay ako, I learned to grow in a sense that, no, I'm representing my children. I'm representing the woman that I want my future daughter to be and to see. At ayoko maging kalat. In that sense, mas naging cautious ako sa roles na kinukuha ko, how I portray myself, how I carry myself, the respect that I have for the work that I'm doing. Gusto ko din makita nila na kung ano ang work ethic. Yeah. I also think bilang artista, it's also important to look out for the talent, for the background actors. This episode is about celebrating womanhood. We have been so blessed to have you guys here to join us and to talk about your life and your passion.